So naka-uwi na tayo galing kina Warren. So kaka-video ko lang doon, kaka-upload ko lang. So panoorin nyo guys. So ngayon guys, mag-mix ako ng pagkain ng mga groom. Ginugroom ko ngayon. Mostly ng mga ginugroom ko is CC. Old breed ko. So may mga KCC naman. Hindi ko naman wawalain yung mga KCC. So ito yung sila yung mga future breeders ko. So ito yung hinahanda ko guys. Meron tayong Birdman na yellow. Meron din tayong Caroupil red, Caroupil yellow at saka Astasan pink. So simple lang masyado yung mixing ko. Yung pellets na ginagamit ko is okay ko lang. So mix ko lang sila lahat, palalambutin yung okay ko. Tapos ayun, imamash ko lang yung okay ko. Tapos ilalagay sa red para hindi sila mag-mold. So tara. So ito yung mga hinahanda ko ngayon guys. Meron tayong Birdman, Caroupil red, Caroupil yellow at saka Astasan pink. So napakasimple lang gawin, walang kaarte-arte. So lagay ka lang ng okay ko. Madami yung gagawin ko guys kasi nilalagay ko naman sa rep, so hindi rin siya masisira. So lagyan mo lang ng lahat ng powders na available kung anumang meron sa iyo. So ito yung Caroupil red. Ito yung Caroupil yellow. At saka madaming Astasan pink. Yeah, anti-stress kasi ito siya sa mga isda natin. Lalo na yung mga kakalipat lang ng bagong tanks. Siyempre takot yung mga tawag nito, yung mga isda natin kasi sa bagong lalagyan nila. So nakakatulong yung Astasan pink para makapag-adjust siya agad. So ayun, nalagay ko na yung tatlong klase ng enhancer. So lagyan ko na ng Birdman. Probiotics to siya guys. So ayan, mix mo lang para mas soak yung mga powders niya. So mga 10 minutes from now, kaya 5 minutes from now, itong mga liquid na nandito, masusoak yan yung ng okay ko yan. So huwag kayong mag-alala. So ito na yung kulay ng mixing natin. So ayan guys, ganun lang kasimple. So balikan natin after 10 minutes. So eto na siya guys, after 5 minutes nasoak na yung mga liquid niya. So medyo malambot na yung okay ko, pwede na itong i-mash. So ito lang yung hinihintay ko, masoak yung liquid para ma-mash ko na siya. So di masyado kita sa camera kasi wala akong flash na ginagamit kasi low bat na yung cellphone ko. So yung kulay niya ngayon guys is para siyang blood red, para siyang dugo. So imamash ko na siya. Ganito lang. So pag na-mash mo na siya, totally mash na siya guys, pwede mo na siyang ilagay sa rep para medyo tumigas. Hindi naman sa freezer, basta nasa loob lang ng rep. So pag once na-settle na siya sa rep, pwede mo na siyang ipakain after 1 hour. So gaya nito, halimbawa ng pagpapakain is ganito lang. Kuha ka lang ng konti. Ayan. Tapos ihulog mo lang sa tank ng ginugroom mo. So ganun lang kasimple mag-mix. Walang kaarte-arte. Ang importante lang guys, meron kayong mga powders na enhancers na pangdagdag mo sa pellets. So ayan, na-mash na siya. Ilalagay ko na to sa ref. So maya-maya magpapakain ako. So balik ako mamaya guys.
cc. Size nito is nasa 1.9 inches. Focus ako sa cc ngayon, guys, kasi madaling mabenta dahil maliliit pa, umuulo na, nagahump na agad. So ito silang mga bibidyo ko ngayon, future breeders ko sila. So magkapatid sila halos. Ito kapatid din niya. Ito nasa 1.9 din. Malaki lang tingnan sa video kasi medyo nakasoom. Kakalipat lang kasi nila. Last week nasa galon pa sila. Ito kapatid din. Medyo takot pa sila, guys. Nag-a-adjust pa sa bago nilang lalagyan. So, yun. Yun yung isa na katago. CC to lahat sila, guys. Nakapump to sila. Nilalive ko sila. Pinapakain ko sila ng Guppy Canal para lumaki, mabilis lang lumaki para ma-breed ko na. Kasi yung mga females na mga partner nila, medyo malaki na sa kanila. So, hinahabol ko yung size nila. So, itong isa nakatago, takot na takot pa. Ayun. Mga pre-jubi lahat sila, guys. Ito nasa 2 inches na to, medyo malaki. Pero maliit pa rin 2 inches. So, katabi nila, kahapon ko lang to sila kinuha sa galon. Ayan, nag-hump na sila sa galon. So, andito yung mga galon ko, guys. Iilan lang. Apat dito. Tapos, apat, lima. Wala kasi akong space para lagyan ng maraming galon. So, nagtitiis ako sa iilang piraso. So, maya-maya, guys, gagawa ko ng mixing. Kasi plano kong i-groom sila. So ito nga palang i-groom ko yung dalawa, pearly berries. Ayan. Juby size. Ito sayang to kasi babae. Hindi pa siya egg layer pero sa tagal ko nang tumitingin ng flower horn, alam ko na yung female dahil sa tube nila. So female to, guys. Sayang lang. Ganda pa naman. So, ito rin, i-groom ko. Kapatid din nila to. Pearly berries. KCC. Tsaka yun. So, yun guys. Ganun lang kadali mag-mix. Tapos, gawin mo yun ng mga hanggang sa mag juby siya. So makikita mo yung result na kung red jeans yung isda, magiging pula talaga siya. So yung cook naman, magdidepende na yan sa water quality mo. Hindi yan dahil sa pagkain niya. Sa jeans at saka water quality. Yun lang yung basihan ng cook, sa paglaki ng cook niya. Huwag kayong maniwala sa pagkain. Hindi yan totoo. So anyway guys, keep safe always. Salamat.